Hello guys, magandang araw sa inyo guys, no? It's me again, Joy Vlog. For today guys, nais ko magpasalamat sa 316 na subscribers natin. Ang iba dito is lahat mga bago. Maraming salamat guys, no? Ngayon guys, ang content natin ngayon guys ay about bali guys, magbibigay lang ako ng comment about po sa pagtaas ng gas sa Pilipinas guys, no? Nakakalungkot dahil sa napakataas po ng gas ngayon is about 100 peso per liter, no? So guys, nice kung magbigay sa inyo ng alternatibo na mga paraan, no, para makaiwas tayo dun sa mahal na bintahan ng gas. Guys, gumawa na po ako ng video na to guys, pero gusto ko lang ulitin guys para malaman na rin ang lahat, no? Ngayon guys, is ang Tesla is napakasikat na po sa buong mundo. Hindi pa lang masyado umabot sa Pilipinas for some reason siguro na ang gobyerno kasi noon ay hindi pa aprobado ang e-vehicle, no? But at din ngayon is aprobado ang e-vehicle. So ngayon guys, bakit ko to nabanggit? Dahil ang Tesla kasi guys, ang yung Model X na kasing laki nitong sasakyan na to, 7-seater, Alphard, naggumawa na ako ng video noon guys na comparison Alphard at saka Model X. Ang per liter ng Alphard guys is 10.5 kilometer per liter. So ibig sabihin guys, pag nagpatakbo kayo ng 10.5 kilometer, magbabayad ka ng 100 na gas. Which is ang Tesla guys, 58 kilometer ng Tesla guys is magbabayad ka lang ng 63. 0.3 peso. Kasi guys, ang Tesla kasi guys, ang charging kasi ng Tesla per hour is about 5.3 kilowatts. So sa 5.3 kilowatts guys, kung ita times natin sa Pilipinas 'yan, kadalasan sa Pilipinas is 12 peso per kilowatt. So magkakaroon ka lang ng 63 lang ang babayaran mo per 1 hour night per hour charging time. So ibig sabihin guys, sa 58 kilometer is magbabayad ka lang ng 63. Which is sa Alphard, ang 58 kilometer is about 5 liter. So sa 5 liter, magbabayad ka ng 500. So di ba napakalaki po ng bawas. So ibig sabihin, within 58 kilometer guys, kung electric car ang gagamitin mo, is magkakaroon ka ng save na 437 per 58 kilometer. So, biro mo guys, no. Sa isang araw kung gagamitin mo ang sasakyan, ilang kilometer kaya, no, ang tatakbuhin mo sa loob ng isang araw, di ba? Tapos ita times mo 'yan per year kung like for example, 100,000 kilometer per year ang tinakbo mo. So, I think nakaka-save ka ng more than almost 500,000 din ng na-save mo per year, di ba? So, ngayon guys, siyempre, sasabihin nyo sa akin na, paano kami mahirap, hindi naman kami makakabili. Wala namang jeep na Tesla. Okay. So, guys, pinapaabot ko lang itong video na to para mabigyan din yung iba ng idea, which is yung nakaka-afford bumili po ng sasakyan, na instead bumili po ng mga digas sa sasakyan, mas maganda po bumili tayo ng mga electric car, no? Kasi na, malaki ang tulong nun, guys, na kasi tayo sa climate, nakaka-save na tayo sa gas. So, ibig sabihin guys, pag na-encourage po tayo natin ang mga tao na bumili ng Tesla or yung ibang electric car guys, so, bababa ang demand ng gas. So, doon na maunti-unting babagsak din ang presyo ng gas. Although tayo na mga mahihirap, may apekto rin sa atin yun. Kasi pag humina ang demand ng gas, bababa yun. Di, pati tayo mga mahihirap, kasali na doon kasi nagko-commute tayo, di ba? So, yun guys, kung interesado ka talaga sa ganitong topic guys, pinapaliwanan ko, marami na akong video na ginawa sa Tesla guys, Tesla comparison sa mga sasakyan. Kung excited ka dito sa topic na to guys, pwede mong bisitahin ang aking playlist or ilalagay ko sa end screen ang video ko sa mga Tesla, or either maglalagay po ako ng link sa ating description para guys masundan nyo kung gaano nga ba nakakatulong ang Tesla. Marami na akong video noon kasi syempre sa Tesla marami pong nagda-doubt. Kahit kami noon guys, personally ako nagda-doubt din ako noon. Sabi ko noon na baka naman madaling masira, baka naman pag nasira, saan ko dadalhin, sino bang mag-aayos. Ganito po kasi yan guys. Yung Tesla namin na Model X is about, di ako nagkakamali, is running to 4 years. Kahit isang basis guys, hindi pa dinala yung sa shop.
Okay? Hindi siya pina-overhaul. Wala pang maintenance na ginawa sa kanya. Unlike po sa mga sasakyan na normal, katulad nito, mga normal car. Ito guys, every 10,000 kilometer na takbo nito, ay pinapa-change oil natin at nagkakaroon din ito ng mga annual maintenance. So marami, kumbaga, ang electric car is pure electric talaga siya, is electric motor lang talaga siya. So wala kang i-maintain doon guys, wala kang carburetor doon, wala kang mga spark plug, wala lahat eh. Kumbaga, pag naka-charge lang yan, wala, diretso na. As long as na mayroon. At kung sasabihin nyo na, baka naman madaling malubat. Guys, ang Tesla namin na yung isa, yung maliit namin na Tesla, which is Model 3, ngayon is running to 3 years na ngayon. Hanggang ngayon guys, hindi pa namin dinala sa shop din yun, no? So kung ang tanong nyo, baka naman madaling malubat or hanggang saan naabot ang full charge. Guys, ang full charge nun is 340 kilometer. Biro mo 340 kilometer guys. Siguro kung mag-iikot ka sa city nyo, ewan ko lang, siguro tatlong araw mo pag-iikot yan. Napakalayo ng 300 kilometers guys, 340, no? So napakalayo na yan guys, kumbaga, kung ang trabaho mo lang is nasa pa-opisina-opisina ka lang, papunta-punta sa kaibigan mo, as long as hindi talaga mga long drive, wala talaga problema sa Tesla. At saka alam nyo naman, kilala na po ang Tesla ngayon, lalo na sa mga western country, napakasikat na yan. Dito sa Hong Kong guys, siguro napakarami na pong Tesla. Kita mo yung nasa harapan natin guys, yan, ayan, oh. Yan Tesla yan guys, oh. Kita mo yung doon pa sa gilid, Tesla yan. So dati ganun din dito eh, maraming mga doubt na ganun, no, na baka hindi matibay, baka madaling masira. Yan guys, ah, ipapakita ko pa sa inyo. Marami tayong mga Tesla na madadaanan ngayon. Supposedly guys, ngayon sana is Tesla sana yung dadalhin natin. Kaso lang guys, yung Tesla na andyan sa amin ngayon is yung maliit, yung Model X. Kaya yung Model 3, yung Model X is nasa ibang bahay, kaya hindi namin nadala. No. So ito yung dinala namin since marami kami kakarga ngayon. Okay, so ayan guys, yung nasa unahan is Tesla din. So napakarami ng Tesla dito ngayon guys. So kung kaya, kung ako pa sa inyo guys, sa may mga budget diyan, tulong na lang din sa environment natin guys, kasi ang Tesla is wala po siyang binubuga na gas. Wala po siyang binubuga na init, no. Tapos unlike talaga sa mga katulad dito na sasakyan is nagbubuga po ito ng init every time na nag-accelerator tayo or pinapa-under natin. Tapos ang feature ng Tesla guys is napakaganda. Pwede mo siyang i-autopilot katulad nito guys. Halimbawa katulad ng traffic, pwede ko siyang i-autopilot guys na habang pinapatakbo natin, nagkakapya ako, hindi ko nahahawakan ng manubela, no. So napakaganda, at saka yung security feature din ng Tesla napakaganda. Like for example, ang Tesla din pag nawala po yung susi, ay pwede mo siyang paandarin sa yung cellphone. Kahit na malayo yung Tesla, halimbawa, ay iniwan mo yung sasakyan mo doon sa kung saan, tapos ipapadrive mo sa kaibigan mo dahil lasing ka. So, pwede mo siyang tawagan na kunin yung Tesla doon at ikaw na mismo ipapa-under mo na through your cellphone. At saka, ang Tesla din is namomonitor mo siya kung asaan siya dahil konektado po siya sa internet with your email account. So, kaya napaganda po talaga ang Tesla. Tapos, ang Tesla po kasi, lahat ng mga announcement nila or ano yung mga latest feature nila, lumalabas na po yan sa screen mo. So, pwede mo na yan ayusin sa screen mo. Pati yung halimbawa, yung program ng pag nakaupo ka dito, halimbawa nagda-drive ka, pwede mong i-program yung kumbaga halimbawa katulad sa akin, pwede ko yan i-program lahat, yung music ng mga gusto ko, yung sa mga side mirror ko, yung upuan ko. So pagdating ko dito mismo, pipindutin ko lang yung pangalan ko guys, lahat po ng mga gusto ko ay aayusin na niya, like yung upuan, yung driving seat ko, yung mirror, pati yung mga music na mga paborito ko, yun na yung i-play sa akin. So ganun din de, guys, pagka yung iba na naman magda-drive noon, pwede rin silang gumawa ng program din na sa kanila. So ibig sabihin, pag uupo rin sila, pipindutin lang nila yung pangalan nila, wala na, diretso na lahat. So ganun kadali, ganun ka-easy ang Tesla. Sa una lang medyo maano ng konti, medyo kumbaga maninibago ka. Ako din doon, naninibago din kami noon eh. Pero pagdating sa nung masanay na, doon namin na pagtanto na wow, Tesla is super nice, no, na kumbaga never mo talaga siya maikumpara sa ibang sasakyan kasi napakaganda ng mga feature niya.
So, very nice na sasakyan. So, I hope so guys na ma-encourage pa natin ang iba, no, na bumili sila. At least, kahit tayo mga mahihirap guys, matutulungan na sa pagbili nila. Dahil pagka bumaba po ang demand ng gas, is may impact din sa ating mga mahihirap yun. Dahil yung mga presyuhan ng gas ay bababa. Pati na po yung mga pamasahe, bababa na rin yan. Pati yung mga commodities, bababa na rin yan. Dahil mura na po yung transportation. Actually, nasa Hong Kong tayo ngayon. Nasa Hong Kong side na tayo. So, ito po yung ototol, no? So, since nagkwentuhan na tayo, guys, di patuloy lang tayo magkwentuhan muna sa ngayon. No? So, medyo matraffic lang ng konti ngayon, guys, kasi maulan. Pero pag wala pong ulan, wala pong traffic. Ayan, guys, yung puti. Oh, Tesla yan. Model X ang Tesla. So, marami na po talaga ang Tesla dito, guys. At saka, wag po kayo maglala, guys. Pag nakapasok po ang Tesla, kung saan siya pumasok na country, ay nagkakaroon po sila ng mga service center, no? Katulad dito sa Hong Kong, maraming service center na Tesla dito. At saka, BWST po mag-book. Kasi pag mag-book, patro online na lahat. So, pagdating mo doon, gagawin ka agad yung sasakyan mo. Wala na pong conversation yan. Kasi lahat na po ay naka-computer na. Kahit mag-book ka, naka-computer din dito sa screen. So, sasabihin mo na kung ano yung sira. Halimbawa lang nasira. Sasabihin mo na lahat dito. So, pagdating mo doon sa shop, wala. Ilalagay mo lang yung sasakyan mo doon. Pagkatapos, yun, gagawin na po nila. So, ganun lang po kay Easy. So, at saka ito pala guys, no, nasa loob tayo ng tunnel ngayon. Ito yung Western Tunnel, no. Ang tunnel na ito, guys, ang itaas po nito ay dagat, no. Nandito tayo dumaan sa ilalim ng dagat ngayon, guys. So, ayan. So, napakaganda po dito, no. Dito po sa Hong Kong, guys. Bago ka bitawan ng Transport Department dito, kailangan talaga pasado ka sa requirements nila. Kumbaga, pumasa ka talaga doon sa masusing pag-aaral mo. Kung kaya dito guys, kita mo, yan, mga driver po dito is, like for example dito guys, may nagkakabungguan. Wala na pong conversation yan kasi pagbaba ng isa't isa sa driving seat nila, sasabihin ka agad ng isa, oh sorry, it's my fault. Kasi guys, alam po nila ang mali, alam po nila ang tama. Dahil lahat po ng humawak na manubilo dito, nag-aaral at dumaan po talaga sa mahigpit na proseso. Hindi katulad sa atin na nagpupungguan, minsan nagpapatayan pa dyan. Kasi hindi, wala, sa iba, so sorry doon, sa iba talaga. Nakikita naman po natin yan sa mga video, no. Minsan, nag-aaway pa dahil hindi nila alam kung sinong tama sa kanila. Pero dito guys, like for example din, pag hinuli ka ng police dito, may violation ka. Alam mo, sasabihin lang sa'yo ng police. Sasabihin lang sa'yo na ipababa mo muna tong window. Sasabihin sa'yo na patayin mo yung sasakyan. Pagkatapos, ang susunod na sasabihin sa'yo niyan, sasabihin sa'yo na, do you know what is your violation? Naku guys, huwag ka na magsabing no. Kasi ikaw mismo sarili mo, alam mo na yan. So, yun lang. Pagkatapos, hihingin yung lisensya mo. Pagkatapos, dahil alam mo yung violation mo, halimbawa, bigay ka na lang ng patawad, baka mapatawad ka. Pero pag hindi, ganun lang kasimple yan. Sa atin, nagmamatigas eh. Sasabihin na, di ko bibigay lisensya ko. Dito, pag ginawa mo yan, sasabihin lang sa'yo na, you give me your license or we see you in the port. Ganun lang yan kasimple guys talaga. So, yan, bumili ka. So, alam nga naman, magpapakita ka pa sa korte, alam mo naman na may mali ka. So, yun lang, very professional. Kahit yung mga police dito guys is very, very professional. Pag nanguhuli sila, kumbaga wala ka talaga pagsisihan, hinuli ka dahil may mali ka. So, yun lang guys, hanggang dito lang muna tayo guys. So, mag-comment kayo down below kung mayroon din kayong mga karanasan about this lang. Mag-comment kayo at maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa guys. Maraming salamat sa inyo. Well, kung excited po kayo sa topic ng electric car guys, pwede kayong mag-comment down below kasi mayroon po tayong dalawang Tesla na pwede natin gawaan ng content. Is yung Model 3 at saka Model X, no? Kung ano po yung mga tanong nyo, pwede po tayong gumawa ng mga video patungkol po doon. So, kung nagustuhan mo ang video natin guys, simply send me like para alam ko na gusto mo yung video. So, maraming salamat guys. Mag-ingat po kayo.